begini, Jus. Anak. Isa to sa pinaka nakakaiyak. Grabe yung scene ni, ano, ni Andrea. Sagad na sagad yung bilib ko sa mga actors dito. Kahapon, grabe yung mga ganap. Ah, nakita natin kahapon na parang yung sa dulo ng video, parang madidiin si Ibarra. And nakakatakot yun kasi parang ito na nga yun, yung mga masalimuot na mga ganap. And of course, nakita din natin kahapon si Aling Sisa na matatagpuan yung anak niya and patay na yung anak niya. And parang ngayon yun masasaksihan. So, mag-ready na tayo ng tissue, guys. And bago ang lahat pala, baka makalimutan natin, here's our shoutouts for today's video na galing sa mga comments kahapon. First off is from I Am A TV Fan. Yun yung name niya. Sabi niya, nakakaaliw si Nephi, nakangiti while watching the Philae scene, then instantaneous change of facial expression when the scene shifted to Padre Salvi. The impact of MCAI on his viewers. Mirroring of emotions. Thank you sa napaka-keen na mga observations mo sa comment mo dito. Thank you so much, ha. And yeah, next comment natin is from PJ Demira. Sabi niya, I really can't hold back my tears watching the scene of Sisa and Clay. Totoo yan. Ako nga eh. Iniisip ko pa lang, parang naiyak na ako. It shows how Clay really missed her mom. I'm just happy Maria Clara revealing all the painful truths to Ibarra. Ayan, Clarita won't carry this all by herself. She will have Ibarra in this hurtful reality. Totoo yan, yung pagdamay ni Ibarra, malaking bagay yon. And marami tayong matututunan dito, guys, kung paano makidamay or paano yung pagmamahal natin ay nakakatulong sa mga dinadamdam mga mahal natin sa buhay. So, yun yung pinapakita ni Ibarra doon. Okay, last comment natin is from Ruby Rosario Sandoval. Sabi niya, thanks Nephi X for sharing always how endearing your true reactions was. This heartfelt MCAI showcases true love. Oh no, sorry. True value of Filipino cultures and hospitalities. We as Filipinos, despite unpredictable hardships, we never give up and continue to survive to live a peaceful life. Good job, Miss Clay. Kudos to all reactors. Godspeed. Take care. Thank you so much, Ruby Rosario Sandoval. Ayan, guys. Maraming salamat sa lahat na nagko-comment sa atin sa ating mga videos. Nababasa ko lahat pero hindi lang ako nakakapag-reply sa lahat kasi wala tayong time. Pero maraming salamat talaga. Okay, I think we are ready for today's video. Episode 67. And yeah, let's go watch this video. Maria, ang mga nalaman ko kailanman ay hindi magpapabago sa pagtingin ko sa'yo. Kagaya ng binigay mo sa akin ito at nangako sa akin na kahit ano mangyari, matutuloy ang ating pag-iisang dibdib. Nais ko pong pakasalan si Maria sa lalong madaling panahon. Kung saan liligaya ang pinakamamahal ko, anak? Sino ba ako para hadlangan yun? Bienvenido a la familia. Gracias, tio. Salamat sa pagtatanggol mo kay Ate Sisa kanina. Kung wala ka doon, wala din akong magagawa para labanan yung dunya-dunyahang salbay na yabang mo. Ilan na ang taong nabayaran mo para sumama sa iyong pagkat? 10 katao na po sila. Kung gayoy, ihanda niyo na ang inyong mga sarili. Makikita niyo, bukas ng gabi, ituturing ng isang delinquente si Crisostomo Ibarra. Anong talinhaga ito na ating natutungayan sa ating bayan? Ang presensya ng buwitre ay nangangahulugan lamang na mayroong patay na hayop at naghihintay ito ng pagkakataon para pagpiestahan ang bangkay. Aking nabalitaan na magkakaroon ng pagkaaklas sa bayan na ito mamayang alas 10 ng gabi. Pagkat may isang babaeng nagkumpisal sa akin. Isang liham ang kanyang ipinagkatiwala sa akin na nagmula raw kay Senyor Crisostomo Ibarra. Pagkat si Senyor Crisostomo Ibarra ang utak ng himagsikang magaganap mamaya. Oh my gosh. Ay! San Bartolome! Bisyon de la muerte! Ah! Que superstición es mi esposa! ¡Flores! ¡Flores! ¡Victorina! ¡Flores!
Bibiktorina! Hindi na kayo nasanay. Maraming buwitre rito sa bayan natin. Double meaning yun. Sinabi ni Pilo sa potasyo. Sundan natin ang mga buwitre. Lulutasyo! Good evening, Clay. Tayo na. Di akong nag-aala na ang iyong iba. Ang bait ni Clay kay Sisa, no? Sobrang alagang pang-nurse talaga yung datingan sa akin. Eh. Kaya nakakabilib yung mga nurse. Pinagpuyatan niya talaga. Isang himagsikan ang kinakailangan upang mapalaya ang bayan mula sa mga mananakop na Kastila. At ito'y magaganap bukas ng gabi, araw ng Martes. Eksakto alas 10 ng gabi. Hari naway kami ay magtagumpay sa aming mithiin upang mawaksi ang mga panyagang mananakop. Matamo ang dakilang kalayaan ng ating inang bayan. Magmamahal at patuloy lumalaban. Krisostomo Ibarra. Nakita niyo na, Señor Alvarez. Si Ibarra ay isang traidor. Kaya ano pang iniintay ninyo? Ipadakip niyo na siya sa inyong mga gwardiya sibil at ipakulong. Napaka-gullible naman ng Alvarez kung maniniwala siya kagad doon. Ano pong kinakalkal ng buitre? Alis! Mabagilig Diyos! Pagkain na isang paslit! Tumakbo ka tala sa tahanan ng mga Ibarra. Sabihin mong tila natagpuan na ang anak ni Sisa. Isang paslit ang binaslang nila. Sino kaya rin kanilang isusunod? Pambihirang ibon. Sir? At bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Hindi lang nag-aalala sa'yo ang binibini, amigo. At bakit ka naman nag-aalala sa akin, Miss Clay? Kasi... ano nangyari? Aling Sisa? Tumakas siya sa ospisyo, amigo. Ay, Aling Sisa, bakit niyo ginawa yun? Ay, Klein. Ay,
Nararamdaman ko ang anak ko. Nandito si Crispin. Nararamdaman ko ang aking bulsa. Nandito si Crispin. Ate Sisa! Anak ko! Ate Sisa! Anak ko! Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Senyor Ibarra. Pagkat tayo'y may ebidensya na, hindi ka pa rin naniniwala? Como pwede estar siguro de que ha sido el Señor Ibarra de verdad quien ha escrito esto? Yo también estoy sorprendido. Ako'y nagduda rin nung umpisa. Mabuti na lang at mayroon akong hawak na isa pang liham na galing kay Maria Clara. Ito'y sulat ni Ibarra para sa kanyang nobya. Iyong ipagkumpara. Magkaparehas ang panulat ng dalawang liham, hindi ba? Kaya sigurado ako na si Crisostomo Ibarra talaga ang may gawa niyan. Tila magkahuwinga ang dalawang sulat. Balit nais kong makatiyak na magaganap na ang kanilang paghihimagsik. Pati niyo ba, Padre, kung saan sila unang lulusong? Sa inyong kwartel. Upang nakawin ang inyong mga armas at sunugin ang inyong mga himpilan. Yan ang kumpisal sa akin ng babaeng kapatid ng isa sa maghihimagsik. Sí. En mi cuartel, que no van a fallar. Ya lo verán, van a fallar. Iha. Hindi ko batid iha, ngunit bigla akong kinabahan. Ha? Ang lakas ko ng kabog ng titig ko. Abay, oo! Napapaano ka kaya? Maria, ang iyong ninong. Nandiyan ho ba siya? Pakisabi ko sa kanya ay natutulog ho ako. Hindi pa ho akong handa makipagkita sa kanya. Ah, hindi. Nagpadala lamang siya ng sulat. Ah, hindi siya naparito para magpaalam. Ah, bumalik na siya sa Maynila. Tila yata ayang masalayan ng iyong ninong. Sumama lang ho aking pakiramdam. Nais ko muna ako sana magpahinga. At huwag tumanggap ng mga bisita. Magpakita ka sa nanay. Huwag mo nang pagtataguan ng nanay. Crispin! Ate Sisa, huli ka na, sumama ka na sa akin. Nakatamdaman ko aking bunso nandito siya. Crispin! Anak! Ka na sa nanay! Aling Sisa! Aling Sisa! Ani na kayo? Ang anak niyo! Aking anak?
Hintay! Hintay! Mabutit na isip naming dumaan rito upang tingnan ang aming bitag para sa mga hayop. Sana maligo kayo ng akala. Sana hindi yan ang bata sa kristal. Oh, ano lupo? Nakita na ang mukha. Kanino bang kay? Nagnas na nga po ang mukha at katawan. Jesus Maria Joseph. Layo mo sa amin yan. Si Crispin nga ito. Patay na nga ang sakristan. Crispin, anak! Crispin! Saan ang anak ko? Crispin? Crispin, anak ko! Crispin! Crispin! Siya. Pigilan nyo! Pigilan nyo yun siya! Pigilan nyo! Ako gusto ko yakapin na anak! Gusto na! Pitayin nyo ako! Ati Sisa.
Tulad ng iba pa nating mga kababayan, karaniwan lang natanggapin ang ating kapalaran. Mahal ko ang bayang ito dahil narinto ang aking kaligayahan. At ako, mahal ko ang aking bayan dahil sa aking nalasap na kasawian. Ngunit tandaan mo ito, hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Wawasakin kayo at papaslangin gaya ng aking mga nunungo, gaya ng aking mga kadugo, gaya ng iyong ama. Bantayan mo si Ate Sisa. Huwag mo siyang pakakawalan, ha? Pumunta na tayo sa ating dampa. Halika, anak. Matagal ka nang hinihintay ng nanay. Señor oficial, me presento para el servicio. ¿Has llevado a cabo mi orden? Sí, señor. Muy bien. Ngayon makikita natin kung mapagtatagumpayan ni Señor Ibarra ang kanyang binabalak na paghimagsik. Ang ganda ng shot na yun. Hindi na ako dyan na lalaking ina. Labis na mga mong nasusuklan kay Padre Damaso at nagawa niyang pagsamantalahan ng Yumina. Siya na nagpasakit sa iyo. At sa iyong ama. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banala? Anak ng demonyo! Hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Hayaan mong magdugo nang mas maramdaman ko ang sakit. Tama. Tama ang kutob mo noon. Kapag pinaslangan nila ang anak niya, Sisa. Tama si Elias. Nasisikilin. Papaslangin nila ang lahat ng kanilang nais. Ang kanyang pamilya, ang aking ama, si Crispin, at sino pa? Sila rin kaya ang pumatay kay Basilio? At si Maria? At ang sinapit na kanyang buong pamilya. At lahat ng pamilya sa bayang ito. Ibig kong gumanti at panagutan ang lahat ng mga kasalanan ito, ngunit hindi ko magawa. Ah!
Kailangan kong magpasensya. Kailangan kong magtimpi. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito? Sir! Kailangan mo pang magtimpi. Matanong ko lang, sir, hindi po ba part ng pangarap niyo para sa San Diego ang alisin ang injustices at cruelty ng mga fraile at guardia civil laban sa sarili nating kalahe? At sa iyo pa ito nang galing. Hindi ba't kamakailan ay sinumbatan mo kami ni Fidel na walang ginagawa at nagbubulag-bulagan sa walang katarungang nagaganap? Bakit ngayon ay tila nagbago na ang iyong posisyon sa buhay? Dahil ayokong mapahamak ka. Ayokong mamatay ka. May takot din ako, sir. Ayokong mamatay ka. Kaya kung kinakailangan magpasensya tayo, gagawin natin. Kung kinakailangan magtimpi pa tayo, gagawin natin. Kailangan nating mag-ingat. Nakatagpo na po ang inyo sa Crispin, ngunit si Crispin po ay patay na. Madre de Dios. Nakita namin ang naaagnas na bangkay ng bata doon sa gubat. Kailangan namin ang inyong tulong, Alferez. Aking amigo. Tunay nga ba tayong magkaibigan sa inyo? Paano yung katawan ni Crispin? Kausapin ko ang superdarero na samahan si Aling Sisa sa pagpapalibing kay Crispin. Nakita niyo po ba si Ate Sisa? Nasa kwarto po, di ba? Tinignan ko, wala siya doon eh. Nakausap po na si Ginoong Ibarra. Nagbigay na ng hudyat ang ating pinuno. Mamaya natin lulusubin ng kwarte. Kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang, may darating ang mga gwardiya sibil upang dakpin ka. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Buti lang dyan si Elias. Wow, grabe yung ganap ngayong gabi, guys. Isa to sa pinaka-nakakaiyak. Grabe yung scene ni Andrea. Sagad na sagad yung bilib ko sa mga actors dito. Grabe, Andrea, Clay, Ibarra, grabe. Pati yung kay Ibarra, no, nakakaiyak din yung sa last part. Tapos nakita natin na napuno na rin si Ibarra. For somebody na napaka-pasensyoso, tapos ganun, napuno, ibig sabihin, sobra-sobra na talaga. And nakakatakot yun, guys. Nasabi ko na before, yung mga tahimik na mga tao, pag napuno yan, kabahan ka na kasi dire-diretso na yan at mahirap na silang kontrolin kasi napuno na nga talaga. So, abangan natin yan this week and bukas for sure makita natin kung paano lusubin yung kwartel and kung madadakip ba si Ibarra. Sana hindi kasi nag-tip naman si Elias sa kanya. Ayun guys, sorry guys. Naku, grabe na naman yung iyak ko. For sure kayo din dyan. Ayan, maraming salamat for watching this with me. Before we end, I want to say thank you and shout out sa lahat ng mga OFWs and mga call center agents and as well as those people who are continuously supporting my channel and my reactions for Maria Clara Tibara. And na-appreciate ko kayo guys. Ayan, so kita-kits ulit bukas for episode 68. Maraming salamat and see you again tomorrow. Bye.